Gusto mo bang magburakay pero kapos ka sa budget? Dito ka na sa Little Boracay ng Batangas. Nako, ang bonus pa, may masarap pang ice cream mula sa island hopping sorbetero. Dito sa sandbar sa Calatagan, Batangas, nakilala namin si Jayson Viaña, 43 years old. 26 na taon na siyang nagtitinda ng sorbetes. Kapag summer, mabenta sa mga bakasyonista ang kanyang ice cream. Dito po kami nagtitinda ng ice cream sa may sandbar. At saka po kasama ko po dito ang tatay ko at anak ko. Nagsisimula po kami magtinda ng sorbetes ng alas 8 o alas 9. Ubi at cheese lang po talagang mabenta. Ako po ang gumagawa. Namana ka po dito sa magulang ko. Mga alas 3 po ng hapon, ubos na ang ice cream namin. Uwi na po. Pag minsan po yung kumikita po kami, tiki 350, 450, 550. Pag minsan po, tiki 600. Pag kumikita na kami ngayon, masaya na po kami. Si Jayson, kung saan marami ang tao, sinusugod nila. Pero minsan, nagkakaroon din ng aberya. Nasisira po yung makina namin. Ang hirap po. Hindi po agad yung makawin. Kailangan namin managuan at saka manikin para ho kami makarating agad sa amin. Pag minsan po, katulad po niya, nabutas po ang namin tagiliran ng bangka. Sa ito po'y magkakatubig na. Hindi na po pwede. Mahigpit ang lokal na pamahalaan pagdating sa kalinisan ng karagatan. Tinuturuan po kami ng LGO, gawa po para po madagdagan ang kaalaman at saka po hindi basta-basta matira po itong dakaragatan namin. Kami po ang nasawin sa mga pinagkatapon ng basura at bawal po yun. May isa ko po doon sa tabihan ng dagat, doon po namin pinagkasama-sama bago may kukuha po siyang truck ng basura. Nakikinabang po tayo sa karagatan, kailangan makinabang din sa atin ang karagatan. Pag po natin pinabayaan ng dagat, wala na po tayong anak buhay dito. Kaya po, hindi po namin pwedeng pabayaran. Ang karagatan din ang dahilan para maitaguyod niya ang pamilya. Kaya ang ating island hopping sorbetero, isa ring Amazing Earth hero.